mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Operasyon ng electronic sabong at mga fitness studios pinayagan na. May report si Rio Trico. Pinayagan na ang operasyon ng mga e-sabong o electronic sabong sa probinsya ng Aklan base sa inamyendahang Executive Order No. 22-A na ipinalabas ni Governor Joven Miraflores nitong October 1 ngayong taon. Kasama rin dito ang pagbebenta, pagtransport at pag-inom ng alcoholic beverages o anumang alcoholic drinks, maliban lamang sa mga lugar na ipinagbabawal pa ang operasyon gaya ng karaoke bars, clubs at venues for entertainment na may live performances. Samantala, pinayagan naman sa 50% capacity ang mga fitness studios, gyms at swimming pools, ganun din ang indoor dining habang 100% naman ang outdoor dining. Nasa 30% seating capacity naman ang allowed sa mga social events, meetings at conventions. Ito ay dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Aklan, kung kaya't unti-unti nang binubuksan ang mga establishments para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya. Rio Trico, Kalibo Cable News. LGU Libakaw nagpalabas ng executive order kaugnay sa pagdami ng bumibisita sa barangay Manica Viewpoint. Narito ang ulat ni Rio Trico. Nagpalabas ng executive order ang Office of the Municipal Mayor sa bayan ng Libakaw kaugnay sa pagdami ng mga turista na pumupunta sa sityo Taroytoy, barangay Manica sa nasabing bayan. Alinsunod sa umiiral na alituntunin sa ilalim ng General Community Quarantine, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng maglagay ng police checkpoint sa barangay Luktuga para masigurong nasusunod ng mga bisita ang minimum health protocols. Hinimok rin ng LGU ang mga pumupunta doon na kung maaari gumamit ng mga nabubulok na sisidla ng mga pagkain. Inatasan na rin ang Menro Libakaw para sa kalinisan at garbage management sa lugar. Naging patok na puntahan ng mga local tourist ang Manica Viewpoint sa Libakaw dahil sa magandang tanawin na makikita rito. Rio Trico, Kalibo Cable News. Sangguniang bayan ng Kalibo gumawa ng hakbang para paghandaan ang Ati-Atihan 2022. Narito ang balita ni Rio Trico. Nagpasa ng resolusyon ang sangguniang bayan ng Kalibo na humihiling kay Mayor Emerson Lachica na pakilusin ang ilang LGU offices kasama ang Kalibo Tourism and Cultural Affairs Division o TICAD at ang Kalibo Council for Culture and the Arts o KCCA para paghandaan ang digital celebration ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan 2022. Ang naturang resolusyon ay sponsor ni Honorable Philip Quimpo na Chairman ng Committee on Tourism at ni Honorable Mark Vega Quimpo na Chairman ng Committee on Education, Culture and Arts. Ang pinaplanong Ati-Atihan Festival Celebration sa New Normal ay kahalintulad ng nangyari nitong 2021 celebration kung saan kasama sa kinonsulta ang National Interagency Task Force, Roman Catholic Diocese of Kalibo at ang Aklan Provincial Tourism Office. Matatanda ang karamihan sa mga aktibidad nung nakaraang selebrasyon ay virtual bilang pagsunod sa umiiral na health and safety protocol. Rio Trico, Kalibo Cable News. LGU Kalibo na mahagi ng food packs para sa mga senior citizens at indigents. May report si Jurely Vicente. Namahagi na ng food packs ang lokal na pamahalaan ng Kalibo at Department of Social Welfare and Development para sa mga Kalibonho na senior citizens at indigents sa mga kabarangayan sa bayan ng Kalibo. Batay sa Facebook post ni Kalibo Mayor Emerson Lachica, sinabi ng alkalde na mahirap ang pamumuhay sa ngayon, lalo na at walang pinagkakakitaan tulad ng mga senior na hindi makalabas ng bahay. Umaasa ito na malaking tulong ang mga food packs para sa mga binipisyaryo at marami pa ang mabibigyan nito. Nagpapasalamat naman ang alkalde sa patuloy na suporta sa mga programa ng gobyerno. Jorily Vicente, Kalibo Cable News. Bakuna bus sa dalawang barangay sa Libakaw naging matagumpay. May report si John Ronald Guarin.
Ipinagpatuloy ng Philippine Red Cross Aklan Chapter ang bakuna bus noong unang araw ng Oktubre sa Barangay Pampango at Barangay Alfonso 12 sa Bayan ng Dibacao. Mahigit 150 na may individual ang nabakunahan ng mga volunteers mula sa PRC Aklan, Barangay Council at mga health workers. Bilang suporta ng Aklan Provincial Government at ng Provincial Health Office Aklan, naging matagumpay ang vaccination rollout sa dalawang barangay ng Dibacao. John Warnod Guarin, Kalibo Cable News. First Aklan PMFC, nagtulong sa pagbibigay ng school supplies at food packs. Balitang hatid ni Era Joy Briones. Nagsagawaan ng Brigada Pagbasa sa Rosal Elementary School kung saan na mahagi ng school supplies ang paaralan sa kanilang mga estudyante at food packs sa mga magulang sa Barangay Rosal, Libacaw, Aklan. Agad namang nagbigay ng suporta at tulong ang mga kapulisan ng First Aklan Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Lieutenant Benji Humiwat under the supervision of Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Layunin ng sabing paaralan at mga kapulisan na makahatid ng tulong sa mga kabataan sa simpleng pamamaraan. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Mga turista sa isla ng Boracay, unti-unti nang dumarami. Unti-unti nang dumadami ang mga turistang nagbabakasyon sa isla ng Boracay simula nang buksan ito mula sa publiko nitong September 8. Sa tala ng Malay Tourism Office, umabot sa 6,702 ang pumasok sa isla simula September 8 hanggang September 30, kung saan 68% o 4,614 ay nanggaling sa National Capital Region, 555 naman ang mga Aklanon tourist, 503 mula sa Central Luzon at 445 ang taga Calabarzon at ang natitira ay mula sa iba't ibang parte ng bansa. Sa pinakahuling abiso ng provincial government, pinapayagan na ang 50% seating capacity ng indoor dining at 100% naman sa outdoor dining, kung saan malaki ang maitutulong nito sa mga restaurants na nag-ooperate sa isla. Rio Trico, Kalibo Cable News. Binhing palay ipinamahagi sa mga magsasaka sa bayan ng Altabas. Balitang hatid ni Jorely Vicente. Ipinamahagi na ang mga binhi ng palay para sa second cropping season ng mga magsasaka sa bayan ng Altabas. Ang nasabing proyekto ay galing sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Department of Agriculture at Philippine Rice Research Institute. Ang mga binhi ng palay ay gagamitin ng mga magsasaka para sa ikalawang punla ng kanilang pagtatanim. Ito ay malaking tulong sa mga benepisyaryo na matugunan ang kanilang pangkabuhayan, lalo na sa pagsasaka ngayong panahon ng pandemya. Jorely Vicente, Kalibo Cable News. Second Aklan PMFC, nagbahagi ng libreng bigas sa Barangay Habana, Buruanga, Aklan. May report si Era Joy Briones. Nagsagawa ng programang Oplan Galugad ang mga miyembro ng kapulisan sa pamamagitan ng paghahatid ng simple ngunit makabuluhang tulong sa Barangay Habana, Buruanga, Aklan. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Dexrel Tortoya at Police Lieutenant Donnie Magbanwa, isinagawa ang kabutihan sa pamamagitan ng pagpunta sa mga bahay sa nasabing barangay at nagbigay ng bigas para kahit papano ay makatulong sila sa bawat pamilya. Nais nila na maibahagi ang simpleng pamamaraan ng pagtulong at maging inspirasyon nito sa iba na kahit sa gitna ng hirap na dinanas na bawat isa ay walang masama kung magtulungan at magbahagi ng konting tulong sa mga tao sa komunidad. Era J. Briones, Kalibo Cable News. World Teachers Day pinagdiriwa ngayong buwan ng Oktubre. May report si Jorely Vicente.
Ngayong taon ay binibigyang pugay ang kabayanihan ng ating mga guro sa kanilang mga naging sakripisyo at pagtitiyaga na ipagpatuloy ang edukasyon para sa mga mag-aaral, lalo na sa gitna ng pandemyang kinakaharap ng bansa. Batay sa Republic Act No. 10743, ang National Teachers Day ay ipinagdiriwang tuwing ikalimang araw ng Oktubre para sa pagtatapos ng selebrasyon ng National Teachers Month na may temang Gurong Filipino katuwang sa hamon kasama sa pagbangon, kung saan nagsimula ito noong buwan ng September 5. Kaugnay nito ay binati ni Secretary Leonor Briones ng maligayang kaarawan ang mga tapat na gurong naglilingkod sa mga kabataang Filipino. Dagdag pa rito, hiling ng DepEd Secretary na maging masaya, malusog, ligtas at malakas ang mga guro sa kabila ng hamon at pagsubok na kanilang haharapin. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. Supplemental Budget, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa. May report si Era Joy Briones. Ang Proposed Appropriation Ordinance ng Supplemental Budget No. 4 para sa taon na ito ay inaprobuhan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Aklan. Hearing none, the same is hereby approved on third and final reading. Base sa ordinansa, may kabuuang 34,419,997 pesos na alokasyon para pondohan ang COVID-19 related program, mga proyekto at aktibidad ng probinsya ng Aklan. Nakalagay na sa Resolusyon 2021-1411 ang pondo para sa bawat programa ng local government. The Sangguniang Panlalawigan approved as a resolution number 2021-1411 embodying the COVID-19 related programs, projects and activities to the Supplemental Annual Investment Program No. 4 for calendar year 2021 in the amount of 34,419,997.21. Nakapalaob dito ang PGO na may alokasyong 100,000 pesos, financial para sa COVID-19 related death na 2.5 million pesos, habang ang PHO ay may alokasyong mahigit 15 million pesos para sa quarantine or isolation accommodation. Ganon din may 200,000 pesos para sa vaccination. Ang PSWDO naman ay nagsilbing community kitchen na may pondong 1.5 million pesos. Habang ang Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital ay may alokasyong 1.5 million pesos para sa gamot at dagdag na mahigit 12 million pesos para sa medical supplies. Dahil na din sa krisis dulot ng pandemya, minabuti ng provincial government na bawasan ang ayuda na ibibigay sa mga pasyenteng nasawi sa Aklan Provincial Hospital dahil sa COVID-19. Sa dating 34,000 pesos ay ginawa itong 25,000 pesos na lang. Habang ang nasawi sa pribadong ospital ay makakatanggap ng burial assistance at bibigyan sila ng 5,000 pesos para sa ground burial. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Sangguniang Bayan ng Kalibo, suportado sa deklarasyon ng Museo Itakan bilang isang important cultural property ng Pilipinas. Inaprubahan ng Sangguniang Bayan ng Kalibo ang isang resolusyon na inisponsor ni Committee Chairman on Tourism, Honorable Philip Y. Quimpo Jr., kung saan suportado sila sa movement ng Aklan Historical and Cultural Society Incorporated sa pagbigay ng petition sa National Commission for Culture and the Arts para sa pagdeklara ng Museo Itakan Edifice bilang isang important cultural property ng Pilipinas bilang bahagi ng ika-140 years ng nasabing istruktura sa 2022. Layunin ng resolusyong ito mag-fast track ng preparasyon at submission ng mga requirements na isasagawa ng mga opisina ng LGU Kalibo, lalong-lalo na ang Tourism and Cultural Affairs Division kasama ang voluntary assistance ng Aklan Historical and Cultural Society Incorporated at ng Archbishop Gabriel M. Reyes Memorial Foundation Incorporated. Kaya kapag may formal ng deklarasyon ang nasabing ahensya tungkol rito, ang istruktura ng Museo ng Aklan ay itinayo noong 1882 ang magiging kauna-unahang important cultural property ng Pilipinas sa probinsya ng Aklan. Mula sa Bayan ng Kalibo, kasama si Joel ng Inge, John Boracuri, Kalibo Cable News.
mga obispo sa Western Visayas at Romblon tutol sa pagtatayo ng kasino sa Boracay. Narito ang balita ni Rio Trico. Nagpahayag ng pagtutol ang Diocesan Administrator at anim na bishops mula sa Western Visayas at Romblon kaugnay sa planong pagpapatayo ng kasino sa pamosong isla ng Boracay. Ayon sa collegial statement na inilabas ng grupo, ang Boracay ay isang paraiso, family destination, lugar sa pagsulong ng edukasyon, negosyo at trabaho na pinagkakakitaan ng mga tao at maging ng gobyerno. Nagbabala ang mga bishops na maaaring magdulot ng negatibong epekto ang pagsusugal sa mga pamilya, trabaho at sa komunidad. Nilinaw naman nila na hindi kontra ang simbahan sa development, bagkus ang kaunlaran ay dapat para sa kabutihan ng lahat. Kaya naman umaapila sila sa gobyerno na pakinggan ang hiling ng mga tao na panatilihin ang malinis, ligtas at family-friendly na isla ng Boracay. Rio Trico, Kalibo Cable News. Para naman sa ating national news, COVID-19 vaccinated individuals maaaring manalo ng 1,000,000 piso sa DOH PAGCOR raffle. Balitang hatid ni Julie Vicente. May pagkakataong manalo ng 1,000,000 piso ang mga individual na nabakunahan na laban sa COVID-19. Sa raffle na inorganisa ng Department of Health at Philippine Amusement and Gaming Corporation, maliban si 1,000,000 pisong grand prize na ipapamahagi sa katapusan ng taon, 100 vaccinated individuals naman ang makakatanggap ng premyo kada monthly draw mula October hanggang December. Sa mga gustong sumali, maaaring magparegister at sundin lamang ang mga sumusunod na guidelines. Step 1. Register for free. Text resbakuna reg, space name, / age, / address, at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text resbakuna, space, first letter ng vaccine brand, / pangilang dose, / LGU, / petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Ang mga nakatanggap na ng first dose ay may isang raffle entry, habang ang mga naka-second dose naman ay may dalawang raffle entries. Sa kabuuan, ang mga fully vaccinated ay may 3 raffle entries sa pamamagitan ng pagparehistro ng kanilang entries kada dose. Ang mga nabakunahan ng single-shot COVID-19 vaccines ay kaagad na may 3 raffle entries. Samantala, ang mga senior citizens na partially vaccinated ay may 2 raffle entries habang may 6 na raffle entries ang fully vaccinated. Jorily Vicente, Kalibo Cable News. LGU Kalibo, gumagawa ng hakbang para magkaroon ng sapat na supply ng bakuna. Narito ang balita ni Era Joy Briones. Patuloy na naghahanap ng paraan ng local government unit ng Kalibo para madagdagan ang alokasyon para sa supply ng bakuna sa bayan. Ayon kay Executive Assistant to the Mayor, Mr. Basil Tabernilla, na naghahanap na sila ng posibleng maging solusyon sa pangunguna ni Kalibo Mayor Emerson Lachica para magkaroon na ng sapat at dagdag na vaccine ang bayan laban sa COVID-19. Dagdag pa ni Mr. Tabernilla na prioridad sa ngayon ng local government ang kapakanan ng mga residente at mabigyan ito ng proteksyon laban sa virus. Nagpaalala din siya na kahit bumaba na ang kaso sa probinsya ng Aklan, ay manatili pa rin sundin ang health and safety protocols para maiwasan ang virus. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Mga bata at senior citizens gustong payagan na makapagbakasyon sa Boracay. May report si Rio Trico. Gustong payagan ni Governor Jovin Miraflores ang mga senior citizens at mga bata na makapasok sa Boracay. Ayon sa gobernador, kung papayagan ng Department of Tourism, ang 2 grupo ng mga turista na makabisita sa sikat na tourist destination ay makakatulong ito sa ekonomiya ng probinsya. Kung matatandaan, kinansela noong Agosto ang pagtanggap ng mga batang turista at senior citizens dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa buong Western Visayas. Patuloy naman ang pag-promote ng provincial government sa Boracay sa mga domestic tourists kung saan pangunahing requirement pa rin sa pagpasok rito ang negative RT-PCR test. Rio Trico, Kalibo Cable News.
Isla ng Boracay kabilang sa mga nanalo sa International Travel Magazine Awards. Alamin sa report ni Jorely Vicente. Kabilang ang isla ng Boracay sa Asia's top islands sa buong mundo. Ito ay matapos mapabilang ang isla sa top 10 islands sa Asia's 2021 Reader's Choice Awards of the prestigious Condé Nast Traveler magazine kasama ang Siargao at Palawan. Batay sa listahan ng Condé Nast Traveler nitong October 5, ang surfing haven na Siargao Island ay kinilala bilang top favorite in Asia, habang ang sikat na isla ng Palawan ay pumangatlo at pangwalo naman ang Boracay. Tinalo ng tatlong sikat na tourist destination sa Pilipinas ang iba pang world favorites in Asia, kasama ang Indonesia's Raja Ampat Islands na pumangalawa, Thailand's Phi Islands 9th place at Phuket 10th place. Samantala, ang Pilipinas ay napabilang naman sa ika-20th CNT's list of the top countries in the world sa score na 91.63. Ang annual Condé Nast Reader's Choice Awards ay nangangalap ng mga feedbacks o komento mula sa mahigit 800,000 readers sa buong mundo, base sa kanilang pinakahuling travel experiences sa mga sikat na hotels, resorts, cities, countries, islands, spas, trains, car rentals, luggage, airlines, airports, and cruises. Jorely Vicente, Kalibo Cable News. Libakaw Fire Station, nagkaisa para linisin ang kalsada dulot ng naging landslide. Narito ang ulat ni Era Joy Briones. Nagbayanihan at nagsama-sama ang mga residente at mga personnel ng Libakaw Fire Station na pinangungunahan ni Senior Fire Officer 2 Ricky Domingo upang linisin ang daan dulot ng landslide sa Barangay Hulita at Sityo Kalamkam, Libakaw, Aklan. Dahil sa lakas ng pagbuhos ng ulan kahapon, dala ng bagyong Lani ay nagdulot ito ng pagbaha sa ilang bahagi ng Aklan at landslide sa nasabing barangay sa bayan ng Libakaw. Ang naturang hakbang ay nakatulong para makadaan ng maayos at ligtas ang mga residente doon. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Pagpasok ng mga malalaking truck sa mga kalye sa Kalibo, posibleng ipagbawal. Tinalakay sa 107th Regular Session ng Sangguniang Bayan ng Kalibo nitong October 4 ang panukalang resolusyon ni SB Member Philip Kimpo Jr. at Ronald Marte sa posibleng pagbawal sa mga malalaki at matataas na mga truck na dumaan sa masisikip na kalye sa Bayan ng Kalibo. Sa Resolution Number 2021-848, hinihiling ng Sangguniang Bayan sa Kalibo Transport and Traffic Management Division o TTMD na gumawa ng rota para sa mga trucks para maiwasan ang pagdaan nito sa mga makikitid na kalye. Layunin nitong maiwasan ang mga karaniwang aksidente na nasasagi ng mga truck, ang mga nakalaylay na kable na minsan ay nagiging sanhi ng traffic. Samantala, posibleng imbitahan ng Sangguniang Bayan ang mga telephone companies para maayos ang mga linya nito na nakasagabal sa mga kalsada. Rio Trico, Kalibo Cable News. PNP Chief Guillermo Eliazar bibisita sa Aklan ngayong araw. Narito ang balita ni Jorely Vicente. Nakatakdang bumisita si PNP Chief Police General Guillermo Tolentino Eliazar sa probinsya ng Aklan ngayong October 8, 2021. Ito ay kaugnay sa kanyang inilunsad na Intensified Cleanliness Policy na kaakibat nito ang marching order galing kay Pangulong Rodrigo Duterte na aggressive internal cleansing sa mga kapulisan sa bansa. Inaasahang magsasagawa ng inspeksyon si Eliazar sa loob ng Aklan Police Provincial Office, gayon din sa Kalibo Municipal Police Station. Samantala, naka-alerto naman ang hanay ng pulisya sa pagdating ni Eliazar sa lalawigan ng Aklan. Jorely Vicente, Kalibo Cable News. Pag-extend ng termino ng Boracay IATF, Malay Tourism Office, naging pabor.
My report, si Era Joy Briones. Magtatagal hanggang June 30, 2022 ang termino ng Boracay Interagency Task Force at naging pabor naman dito ang Malay Tourism Office. Ayon kay Malay Tourism Officer Felix De Los Santos na sa pamamagitan nito ay maipapatuloy ang nasimulan nilang mga proyekto sa isla ng Boracay kagaya na lang ng implementasyon ng 25+5 easement rule pagtapos sa circumferential road at mga drainage system. Matatandaan na pinirmahan na ni Pangulong Duterte ang extension noon pang September 14 ngayong taon. RJ Briones, Kalibo Cable News. PNP Chief General Guillermo Eleazar dumalo sa 120th Police Service Anniversary sa Police Regional Office 6. Dumalo si Philippine National Police Chief Police General Guillermo Lorenzo T. Eleazar sa ika-120th Police Service Anniversary sa Police Regional Office o PRO 6 Grandstand sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa Fort San Pedro, Iloilo City nitong umaga. Kasama sa ipinunta ni General Eleazar ang ceremonial blessing ng PNP equipment at presentation ng mga accomplishments ng Simultaneous Anti-Criminal Law Enforcement Operations o SACLEO ng PRO 6. Ang service anniversary ngayong taon ay may temang hangad na kalinisan sa kapulisan, kapaligiran at komunidad, ibayong gampanan para sa pangkapulisang integridad, kung saan magbibigay rin ng award ang PNP Chief sa mga deserving PNP personnel, units, at may special award sa COVID-19 response. Rio Trico, Kalibo Cable News. Inventory at profiling sa mga istruktura sa mga danger zones sa bayan ng Kalibo nagpapatuloy. My report si Jurilee Vicente. Nagpapatuloy sa ngayon ang pagsasagawa ng inventory at profiling sa mga istrukturang nakatayo, particular sa danger zone sa kabiserang bayan. Ito ay bahagi ng Integrated Coastal Management Plan ng lokal na pamahalaan ng Kalibo, kung saan layunin ito na matukoy at magkaroon ng inventory sa mga istrukturang malapit sa danger zone tulad ng coastal area, ilog at mga sapa. Kaugnay nito ay magsasagawa naman ng survey para malaman at matukoy ang mga residenteng nakatira sa delikadong lugar sa bayan ng Kalibo. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. Paaralan ng Laserna Integrated School ng NABAS, isa sa napili para sa pilot implementation ng face-to-face classes. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Magsisimula sa Nobyembre 15 ngayong taon ang pagsasagawa ng pilot implementation ng face-to-face classes base na rin sa rekomendasyon ng Department of Health or DOH sa Department of Education or DepEd. Ang nasabing paaralan ay isa sa 59 na mga paaralang napili mula sa 638 na nominado. Ito ay masusing sinuri at kinilalang minimal or low risk base sa alert levels ng mga probinsya, highly urbanized cities, independent component cities at risk category ng munisipalidad at syudad. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Pagdagdag ng isang pasahero sa tricycle sa bayan ng Kalibo, aprobado na sa Sangguniang Bayan. Inaprubahan na ng Sangguniang Bayan ng Kalibo ang panukalang pagdagdag ng isang pasahero sa tricycle na bumabiyahe sa bayan ng Kalibo. Ito ay dahil na rin sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 at sa pagluwag ng quarantine restriction sa buong probinsya. Ikinatuwa naman ng Federation of Kalibo Tricycle Operators and Drivers Association Incorporated o FOCTODAI ang naturang desisyon. Malaki umano ang may tutulong nito sa mga naghahanap buhay ng mga driver ng tricycle sa kalagitnaan ng pandemya. Nakatakda na itong i-review sa Sangguniang Palalawigan at kung walang makitang problema ay ibabalik na ito sa lokal na pamahalaan ng Kalibo para pirmahan. Kung maipapatupad ang nasabing panukala, magiging 3 na ang pasahero ng tricycle kung saan isa sa unahan at 2 sa likuran na lalagyan naman ng plastic celluloid na magsisilbing barrier. Rio Trico, Kalibo Cable News.
Bakuna Bus naghatid ng serbisyo sa Barangay Manika at Uyang sa Bayan ng Libakaw. Narito ang ulat ni Era Joy Briones. Naging matagumpay ang inalunsad na bakuna bus ng Philippine Red Cross sa Clanchopter dahil sa paghatid ng bakuna sa Barangay Manika at Barangay Uyang sa Bayan ng Libakaw. Isang daan na mga residente ang kanilang nabakunahan. Ang bakuna bus team ay pinangunahan ni Chapter Service Representative for Disaster Risk Management, Ms. Rachel Joy Valerias, kasama si Dr. Maria Magpusaw at Board of Director Megs Lan. Pinasalamatan ng Philippine Red Cross ang suportang ibinigay ni Aklan Provincial Governor Florencio Joven Miraflores. Ganon din ang serbisyo ng Rotary Club of Metro Kalibo sa kanilang mga sponsors at sa lahat ng mga tumulong upang makahatid sila ng serbisyo sa mga malalayong lugar sa Aklan. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Mga lokal na produkto bida sa Aklan Product Expo 2021. Balitang hatid ni Jury Lee Vicente. Ibinida ng mga Aklanon exhibitors ang mga lokal na produkto sa opening ng Aklan Product Expo 2021 ng Department of Trade and Industry sa City Mall, Kalibo nitong October 7. Makikita sa Product Expo ang pag-showcase ng iba't ibang sikat na produkto na gawa sa pinya fiber, raffia, abaca, nito at wood furniture. Ayon kay Roselita Sausa, presidente ng Hugod Aklanon Producers Incorporated, ito ang pagkakataon para sa mga small and medium-sized enterprises na ipakita ang kanilang mga produkto. Medyo manami man nga nakabuwa ra atong mga SMEs ang naka ano man gihap, maka ano man sanda, maka display man kung anda nga mga hinimuan, kung ano man doon, sa adang crafts, sa adang mga food. Dahil kung hindi naton maumpisahan nga makabukas sa otgen niya, gapalisod na gapalisod ro kabuhian it mga tawo. Agdaya malang ro tsansa nga aber sa online ay maka sell sanda, makabaligya sanda sanda nga mga product nga tanaw man naton nga it would be yung baga world-class nga mga produkto nga hiningmuan sa atong mga entrepreneurs iya sa Aklan. Pero mga ato matabi entrepreneurs ay wamataan sa daraga ga stop it developing even in the midst of the COVID-19 ay una tagihapon sanda o galing hindi yung sanda makapagawa ka ng produkto hindi yung nanda makakausoy it market. Agraya nga mga intervention like mga trade fair nga ra kay di karar sa bato nga venue nga mabuligan sanda. Aber kami sa Hugod, doon gitara mo ginahandong ay kung uwa kita trade fair, uwa kita promotion, ay medyo pag-uwoy doon mga untok naton ng mga negosyante nga nagatinguha amuan nga maka-develop ag maka-mabuhi man through their own industry. Ang nasabing expo ay magtatagal hanggang October 11, 2021. Inaanyayahan ang lahat na bisitahin, suportahan at angkilikin ang mga lokal na produkto ng mga Aklanon entrepreneurs. Jory Lee Vicente, Kalibo Cable News. Malay Fire Station personnel na deploy na para sa vaccination rollout. May report si Era Joy Briones. Sinimula na ng mga personnel ng Malay Fire Station ang pagbabakuna sa Barangay Poblasyon Malay Aklan para sa A1 hanggang A5 category, first and second dose ng Sinovac vaccine at second dose ng Moderna vaccine na may target na 310 recipients. Sa ngayon, ang bawat fire station sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Aklan ay nagsasagawa din ng naturang vaccination para mas mapabilis at mapagaan ang pagbabakuna kung marami ang nagtutulungan. Era J. Briones, Kalibo Cable News.
bayan ng Kalibo, nanguna sa may pinakamaraming populasyon sa buong probinsya ng Aklan. Alamin sa report ni Rio Trico. Nangunguna ang bayan ng Kalibo sa may pinakamalaking populasyon sa probinsya ng Aklan ayon sa 2020 Census of Population and Housing as of May 2020. Mayroon itong 89,127 na populasyon ayon sa Philippine Statistics Authority. Kasama nito ang mga bayan ng Malay, Ibahay, New Washington at Nabas sa limang municipality na may malalaking populasyon na bumubuo ng 47.14% ng kabuuang populasyon ng Aklan. Samantala, ang bayan naman ng Lezo at Madalag ang may pinakamaliit na populasyon, kung saan ang Lezo ay kabilang sa tatlong munisipalidad sa Western Visayas na may pinakamaliit na populasyon. Sa kabuuan, ang Aklan ay may 615,475 na populasyon base sa latest survey. Rio Trico, Kalibo Cable News. Pilipinas na pag-iiwanan sa Global COVID Recovery Index. Alamin sa report ni Jorely Vicente. Ang Pilipinas ay napag-iiwanan sa Global COVID Recovery Index, kung saan out of 121 countries, ang bansa ang may mababang ranking pagdating sa recovery ng pandemya. Ayon sa Nikkei's Asia's COVID-19 Recovery Index, ang Pilipinas ang may pinakamababang vaccination rates, kung saan nasa 30% lamang ito ng populasyon sa bansa. Dagdag pa rito, mas mababa pa ito kung ikukumpara sa mga ASEAN countries. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, as of October 6, ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa ay umaabot na sa 2,622,971, habang 112,807 o 4.3% dito ang aktibong kaso. Ang mga namatay naman ay nasa 38,838 at ang mga gumaling ay 2,471,282. Samantala, kailangan pang mabakunahan ang 77 million na individual para maabot ang herd immunity at ligtas na buksan muli ang ekonomiya ng bansa. Jorely Vicente, Kalibo Cable News. Aklan Product Expo 2021, matagumpay na binuksan. Naritong balita ni Rio Trico. Matagumpay na binuksan sa publiko ang Aklan Product Expo 2021 na makikita sa City Mall Kalibo nitong October 7. Dumalo sa opening at ribbon cutting via Zoom si DTI Regional Director 6 Rebecca Rascon na nagbigay ng mensahe. Sa panayam kay Ms. Maria Carmen Iturralde, OIC Provincial Director ng DTI Aklan, ikinatuwa niya na sa kabila ng kinakaharap na pandemya, nagawa pa rin ipagpatuloy ang pagbubukas ng Product Expo dahil hindi ito natuloy noong nakaraang taon. Oh, very happy kita no, nga na dayon dato nga nga Aklan Product Showcase. Last year, ay wa kita nakakondak because of the COVID pandemic. And kay na, so I was browsing my Facebook page, ay una sa akong memory, 2019 nga Aklan Product Showcase, ay October 7, gid. October 7, 2019, ro. Opening it, Aklan Product Showcase na ito sa Iloilo, no? And mga kanagaan mo gitawa, matanaman din hungda, kapilaon ba na postpone nga ni Layang pag-anot October 7, ay kaino na napansin nga. Sakto gitagali mga kon, 2 years before yung last naton nga Aklan Product Showcase. Malaki ang pasasalamat niya sa mga partners ng DTI na tumulong para matuloy ang naturang Product Showcase. So we're very happy nga nadayon kita and may aton man nga available nga space and naging available man mga products ato mga partners no nga sa aton nga nga activity hay nagbuligan para madayon sa atong mga partners of course no sa atong LGU provincial government municipal government of Kalibo for allowing us to conduct this event and also for helping us na matigayon daya and all our partners no aton ng Hugod Aklanon Producers Association, Pars Kalibo Cable, aton nga Micro Small and Medium Enterprise Development Council, it Provincia Itaklan, iba pagid nato mga partners. Rio Trico, Kalibo Cable News.